Ikadalawampu ng Enero, Lunes, ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga pariseyo, kaya may lumapit kay Jesus at nagtanong. May araw ng ayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga pariseyo, at wala ba namang pag-aayuno ang iyong mga alagad? Sinagot sila ni Jesus, pwede bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan kapag kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na kukunin sa kanila ang nobyo. Sa araw na iyon sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng piraso ng bagong tela sa lumang damit. Kung gagawin mo ito, hihilahin ng tagpi ang damit nang bago ang luma at lalo pang lalaki ang punit. At hindi ka rin naman maglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Kung gagawin mo ito, papuputukin ng alak ang mga sisidlan at masisira ang alak pati na ang sisidlan. Sa bagong sisidlan, ang bagong alak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sa bagong sisidlan, ang bagong alak. Marami sa mga ginawa at hindi ginawa ni Jesus ang nakatawag pansin sa mga pariseyo. Madalas, taliwas ang mga turo at gawa ni Jesus sa kanilang interpretasyon ng batas ni Moises. Isang halimbawa ang tagpong ito sa Ebanghelyo ni Marcos. Kasama ang ilan sa mga alagad ni Juan Bautista, pinuna nila ang hindi pag-aayuno ni Jesus at ng kanyang mga kasama. Mahalaga ang pag-aayuno para sa mga pariseyo. Isang paraan ito ng paglago sa disiplina upang maging kaaya-aya ang isang tao sa harap ng Diyos. Mahalaga din ito para sa mga tagasunod ni Juan Bautista. Ang pag-aayuno ay tanda ng pagkalimot sa sarili upang maging mas malapit sa Diyos. Hindi tutol si Jesus sa pag-aayuno, siya mismo nag-aayuno. Hindi ba't bago simula ng kanyang misyon, 40 araw at 40 gabi siyang nanatili sa desierto na hindi kumakain? Bakit nga ba hindi niya pinag-aayuno sa mga panahong iyon ang kanyang mga alagad? Sapagkat nais ni Jesus na maunawaan ang kanyang mga tagasunod na may iba pang mga paraan na kalugod-lugod sa Diyos na maghahatid sa tao sa kaharian ng langit. Pangunahin dito ang pakikinig at pananalig sa mabuting balita na hatid ni Jesus, ang pagtulong sa mga dukha, ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagpapatawad sa mga makasalanan. May panahon para sa pag-ayuno. Ngunit ang pagtalima sa kalooban ng Diyos pa rin ang mas mahalaga. Pagsasagawa, handa ka bang baguhin ang mga maling nakaugalian upang maging mas ganap ang iyong pagiging tagasunod ni Kristo?